Good day mga mate. Pag-usapan naman natin ang paghinto sa arrival drifting point. Ngayon, may kanya-kanya tayong diskarte kung paano magpahinto ng barko sa arrival drifting point. Sa akin, ganito siya. 6 miles na siya ngayon mga mate. Kaya pwede na natin tawagan ang makina. Tatawag tayo sa makina mate. Tinawagan. Hello, good afternoon, engine. Bali, mag-reduce ka na muna. Hihinto tayo. Sa kwan ba? Maneuvering ba? Sige. Ayun, sinagot na nila ang ating nag-abiso. Bali, ganito yan mga mate. Nag-arrival 1 hour notice. Huminto lang 2:30. Mga alas 2, nag-standby engine. Tapos, 2:30, huminto. Ngayon, ang akin naman ay gagawa naman tayo ng panibago. Ilan na kaya ang distance yun? 5.6 na. Maya-maya, mag-ano na tayo, mag-standby, mag-reduce. Ngayon, naka-maneuvering na yan kasi tumawag tayo kanina. Para hindi mahirapan ang makina natin. Ngayon mga 4.5 na lang mga mate. Kaya i-adjust na natin yung ating engine na half ahead. Para makaready naman ang tagamak. Tapos isulat na natin dito half ahead. Dalawang guhit. Tapos 12:50 mga mate. Matagal tayo makahinto nito dahil sa lubong. Sige lang. Kung kayo na magpahinto, bahala na kayong diskarte. Pero ito, diskarte ko muna. Dahil ako ang magpapahinto ngayon. Ang distance ay nasa 4.5 na halos. Kaya nag-half ahead na ako. Saka dapat mga mate, sa lubong tayo sa hangin para hindi tayo magpagaywang-gaywang. Ganito siya. Sa lubong sa hangin, saka sa lubong sa agos. Para paghinto natin tama-tama sa ating waypoint. May kasalubong pala kami dalawa mate. Tingnan natin kung ilan ang CPM. Ayun, 15 minutes pa. Taka mauna sila. Paano natin malaman na mauna sila? Dagdagan lang natin itong kanyang length. Gawin natin 20 kunwari. Tapos enter. Ayan o, mauna siya mga mate. Kailangan naka-relative motion tayo, leader Arthur. Kasi kung hindi natin i-relative, hindi natin malalaman na mauna siya. Tingnan, i-throw natin. Chop. Oh, di ba? Pero mas mainam kung naka-relative siya. Oh, yan ang mga diskarte sa radar. Pag nilipat mo sa throw, ang akala natin mauna tayo o mauna sila. Pero pag i-relative natin, alam na kaagad natin na mauna sila. Kung dito yung mahaba na yan sa pupa, ibig sabihin, mauna sila. Yung ito ba? Ibalik natin sa 6 miles para hindi na malito ang iba. Enter. Ganyan lang. Para kung marami ang itarget natin, hindi na sila magulutin na. Ayan, puro mga nauna yan mga may. Ngayon ang distance ay nasa 4 miles na halos. Matagal tayo makahinto dahil sa lubong, sa hangin at saka sa agos. Kaya dapat every 5 minutes magmi-minor tayo. Kaso wala eh. Mabagal. Walang tao yung steering namin kasi naka-auto pa siya.
Nandun yung kasama ko, nakatalikod yung Avic. Ngayon ay 3.4 na siya mga mate. Maya maya na natin mga alauna na natin i-adjust para may time ano siya sequence. Ngayon ay pipindutin na naman natin ang slow ahead kasi alauna na mga mate. Kailangan nakaharap tayo sa sulat naman natin ang dalawang guhit slow ahead 13-0. Hawakan mo na yung steering door. Pinahawakan ko na yung steering kasi para mas steady ang barko. Ayan na siya. Malamig na pala. Hi ka naman dyan, tutor. Ayun. Nasa 1.5 na mga mate. Magmi-minor na naman tayo. I-dig slow na natin. Tapos sulat na natin. Dapat di tayo naglalakad. Launa 15 na lang. Basta pag kayo mga mate na isalubong lang sa hangin at saka sa agos para hindi na kayo mahirapan manibrada. May kumatsambahan na wala kayong laman, tara tagilid ang mga kasamahan mo habang natutulog. Kaya ganun-ganun na lang ang pagtutok sa drifting point. Kailangan nakasalubong sa hangin o kaya nakaharap sa hangin tayo mga mate. Ayan ang mga mate, nauna na yung mga kanina na pinakita ko. Nakatawid na sila. Ngayon ang distansya ay 1.2. Pwede na tayo mag-stop engine kasi may salida pa. Stop engine na natin mga mate. Pindutin na natin yung stop engine. Tapos i-record natin 20. Tawag natin sa makina. Twenty-four na lang finish engine natin. Pindutin ko na ha. Sige, pindutin ko na. Ipindutin natin ang finish engine kasi tapos na tayo mag para. Okay na yan doon. Abangan natin ang loop nila. Ngayon ang steering ay steady nila. Ginto na ako mga mate. May distance yan na 1.2. Sulat natin dito ang finish engine na 24. 13.24 finish with engine. Ayan na mga mate, tapos na ang drifting natin. Sana magustuhan yung aking binigyo. Ayan, nakasalubong tayo sa hangin. Medyo malakas ang swell. Nakahinto na kami. Yung speed ay 3.7. Tama-tama lang yan mga mate. May salida na sinasabi. Pag hindi man siya umabot, wala na ako magawa doon. Pero kung paabuti natin dito, okay man yan. Kaso may salida pa na sinasabi, kaya hinto na tayo. Bye bye. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.